Welcome back, mga kalda. Well, dito naman po tayo ngayon kay Main Mendoza. Marami na pong Armin, Main Fanatics ang nakikita natin nagpo-post dahil nga po malapit na ang 9th year anniversary ni Mengay sa showbiz. Siyempre kapag sinabi natin na 9 years anniversary ni Mengay sa showbiz, diyan pumapasok si Yaya Dab. Diyan pumapasok ang Aldab. Kahit anong gawin po nila na pagpo-post kay Mengay, didikit at didikit pa rin po ang Aldab. Pag sinasabi ko yan sa mga comment, ang dami nilang reaksyon, ang dami nilang komento, bakit hindi pa raw tayo makapag-move on. Remind ko lang po sa inyo, sa mga matatagal na pong Aldab, Main Fanatics, alam po nila yan. Di po ba? Alam po nila yung mga pinupunto natin. Alam po nila yung mga sinasabi natin. Pero yung mga baguhan lang po, wala po yan. Ano po ba? Lahat po kasi yan, may mga masasabi na, nako, Mr. Destiny, move on ka na, tapos na yung boxing, talo na kayo. Bakit nga po ba lagi silang affected? Bakit nga po ba lagi silang inis na inis? Siyempre, kasi pag tayo nag-celebrate ng 9th year anniversary ng Aldab Nation, eh, bagsak na naman po sila. Kasi mas madali tayong mag-trending eh. Mas madali tayong pag-usapan. Kasi mga post naman ni Mengay, kung titignan nyo naman, para sa kanya lang eh. Tapos may issue pa na hiwala yan. Di po ba? Kaya tignan na lang po natin kung ano yung mangyayari. Tignan na lang po natin kung ano po yung magaganap. Dahil, kumbaga, nalalapit na nga po ang 9-year anniversary. Real talk to, mga kaaldab. Kaya dun sa mga nagpapakalat na mga maling impormasyon, nagpapakalat na mga issue na keso ganito, keso ganon, okay lang po yun. Kasi normal lang po yun. Sa Aldab Nation, wag na po kayong magulat, wag na po kayong magtaka kung bakit napakarami pa rin po na taong nagpapatigil sa atin. Kasi yung mga post ko, kita nyo, galit na galit sila. Ramdam nila na pag nawala ang Aldab, eh talagang, kumbaga, mananalo sila. Di po ba? Eh, yung pinaparehas po nila sa Katnil, yung Katnil daw nakapag-move on na, yung Katnil daw wala na, samantalang mas matagal nga po raw yun, 11 years nga po raw, pero nakapag-move on na. Comment, kumbaga, yung mga nagko-comment po, hindi po lahat yun fans ni Katrin. Di po ba? At ni Daniel. Yung iba, ano yun eh, mga Kat din. Di po ba? Speaking of Alden at Katrin, binasag naman po sila ni Robin Padilla. Nag-post po si Robin Padilla at sinasabi nga po na magkakabalikan naman daw sina Daniel Padilla at si Katrin. Hindi naman po sasabihin niya ni Robin Padilla kung wala rin po siyang ebidensya at resibo. Hindi naman po siya magsasalita ng mga bagay-bagay na sa tingin niya malabo na at imposible na. Ibig sabihin yan, nakikitaan po niya. O baka hindi natin alam, di po ba? Na mayroon nga po talagang nagaganap na hindi po alam ng mga ibang fans. Kaya nga sabi ko sa inyo yung Kat din, wala na po yan. Showbiz na showbiz lang po yan. Pagkatapos po ng pelikula ni na Richard Folkerson at ni Katrin Bernardo, wala na, back to normal lang yan. Yung tipong walang nagbago. Yung tipong ganito ganyan, tipo ba? Kasi sinasabi nilang sobrang sweet daw po nila Katrin. Remind ko lang po, ang dami kong pinakita mga post, mga video na mas daring pa nga po si Jasmine Cortez eh. Tipo ba sa ginagawa niya kay Alden Richards? Di po ba? Kaya lang si Jasmine may boyfriend siya. Pero kung wala sigurong boyfriend yan, nagkaroon din po siguro yan ng issue. Di po ba? Lalo na po kay Mickey. Di po ba nagkaroon na ng issue kay Mickey sa dagip? Oh. Eh, lalo na kay Bea Alonso. Buti na lang. Tapos na nga po yung hiwa. Tapos na yung pelikula, teleserye nila ni Bea Alonso bago magkaroon ng issue kay Dominic Roque. Di po ba? Eh, kung naandyan pa si Alden, malamang
mapagbintangan na naman po siya. Gaya nga po na nangyari. Di po ba kay Catriona Gray at kay Samuel B. Oh, di po ba? Parang si Richard Fulkerson yung iniipit nila. Bakit? Kasi siya po yung sikat eh. Siya po yung masasabi natin na talagang pagpipiestahan kapag nailagay mo sa social media. Kaya nga po yung iba nagsasabi na ano ko, gagamitin lang nila yan si Alden kasi sikat, gagamitin nila yan dahil naandyan yung kasikatan eh, nandyan sa social media. Totoo naman po eh. Pansin niyo po ba pagdating sa Instagram, sa Twitter, sa Facebook, sino nga po ba yung pinag-uusapan? Gaya po kahapon, trending si Maine. Tapos ngayon, si Alden Richards. Nasaan na yung mga artista nila? Nasaan na yung mga artista nila na sinasabing mas sikat pa kay Maine Mendoza? Hindi po ba? Natatabunan na. Kaya nga po ngayon, malapit na yung 9th year anniversary ni Maine. O, mantakin nyo, maraming posts, maraming mga, kumbaga kung ano-anong update ang mababasa ninyo at mapapanood. Pero gaya na sinabi ko, relax lang naman po kayo. Kasi normal lang po yan. Kung gustuhin po nila, wala naman po tayo magagawa eh. Pero sabi ko nga po sa inyo, ang Aldab, andito pa rin. Hindi po tayo magpapatinag. Never po tayo magpapatalo. Kahit sabihin nila, nako, move on na kayo. Tapos na yung boxing. Matagal na yan. O, bakit sila affected? Di po ba? Bakit lagi silang galit na galit kapag ako yung nagbibigay ng mga update? Lagi silang inis na inis kapag nagbibigay tayo ng mga kaganapan. Real talk. Kaya nga po sabi ko sa inyo, relax lang po kayo. Ano man po yung sabihin nila, ano man po yung mga magiging komento nila, normal lang po yan. Ang importante lang naman po dito sa atin, eh, malaman nyo kung ano yung mangyayari, malaman nyo kung ano nga po ba ang gagawin nila ngayong celebration ng 9th year anniversary ni Maine sa showbiz. Kaya nga sabi ko sa inyo, kapag sinasabi yan, Aldab po talaga ang unang pumapasok. Aldab po talaga yung unang pinag-uusapan. Kasi nakakabit na po talaga kay Mengay yan. Kaya nga sabi nila, dapat daw po mawala na yung Aldab para hindi na nga po raw na ididikit ang pangalan ni Mengay sa Aldab. Andun yun ni Yaya Dab eh. Di po ba? Kaya nga Yaya Dab, Alden eh. Real talk. Well, hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinakamainit at mga sariwang update, abay lagi lang po kayong tututok dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya-maya lang. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.